Hi guys! Welcome back sa aking channel. So, sa video na ito ay may ilang features at settings ng ating Facebook app ang ating aayusin at gagawin. So, ginawa ko po itong video na ito para lamang sa mga hindi pa masyadong na-explore ang kanilang mga Facebook app and settings. No? Kung maalam na po kayo sa mga ganito at kabisado nyo na ang pasikot-sikot ng ating mga social media apps, ay feel free to skip the video na lang po. No? So, kung ikaw naman interested, ay sisimulan na natin siya agad-agad. So, pupunta lang po tayo sa ating Facebook app. Tap natin yung Facebook app. Tapos, syempre, maglalagin tayo dyan. Ayan. And then, so, ako ay hindi ko po prepare na isave ang aking info. So, not now. Choice niyo po yan. Tapos, yung three lines upper right side natin ay itap. Tapos, mapupunta tayo dito. Hanapin natin scroll up yung settings and privacy. And then, tap settings. Ayan. Tapos, yung profile settings, itap natin. Tapos, ayan. So, makikita tayo dito sa privacy, i-scroll up, and then sa baba, makikita yung media and contacts. So, sa baba po, makikita natin yung reaction preferences. Ayan, itap mo po yan. So, gagawin natin, ito ay option natin ito, no? Dito po sa una, sabi dito, i-hide kasi natin yung number of reactions. Kung gusto mo na i-hide yung number of reactions o total number of reactions sa post ng ibang tao, no? Para hindi mo makita, ikaw mismo ang magsisetup nun. So, itong button sa right side ng on post from others, yan, tap mo yan. Pag nag-blue, ayan, makikita mo naman na your settings have been updated. Tapos yung nasa baba niya, dito naman ay yung mismong post natin, no? Yung sarili nating post. Kung ayaw mo na makita ng ibang tao yung total number of reactions sa iyong post, although makikita pa rin naman yung mga nag-react, ganyan. Pero hindi makikita yung total of reactions, itap natin yung button sa right side niya. Yan, so lalabas din your settings have been updated. Yan, so next natin gagawin is back lang tayo, no? Yan, tap mo yung back. Tapos sa taas ng reaction preferences, tap mo yung news feed. Yan, so anong next natin gagawin na dito, guys? Kapag tinap mo yung favorite, syempre mapaprioritize yung page or specific account na iyong ilalagay sa favorite. Syempre, siya yung unang-una mong makikita sa iyong news feed, no? Tapos ito namang snooze, temporary lang na mas-stop yung pagdaan ng kanyang mga post or update sa iyong newsfeed. Babalik din iyon. Tapos dito tayo sa unfollow. No? Dito kasi sa unfollow, guys. Halimbawa, may mga friends ka na medyo natotoxican ka at ayaw mo na makita yung kanilang mga updates. For example, madadrama, ganyan, at ayaw mo nang ganon. Siyempre, hindi mo naman sila i-unfriend, no? Kasi nga, baka ma-hurt sila. So, hindi naman nila malalaman kung i-unfollow mo sila para hindi mo makita yung kanilang mga updates. So, ganito ang gagawin mo, no? Itatap mo itong unfollow. So, ang kagandahan dito, guys, pag dito kayo dumaan sa settings na ito, hindi siya time-consuming, no? Mas mapapaikse kasi mas time-consuming yung manual or isa-isa mong hahanapin yung mga tao or pages na i-unfollow mo. Pag dito ka naman sa settings na ito, si Facebook mismo yung magbibigay ng list, kagaya nito, ayan, bibigay niya yung list ng mga tao or pages na gusto mo kong i-unfollow. So, itatap mo na lang yan. Okay na tayo dyan, and then back. Sa reconnect, syempre, ibig sabihin yan, kung gusto mo nang i-follow ulit yung mga in-follow mo before, ayan, dyan mo lang ayusin. And then, next naman natin gagawin, no? Back lang tayo ulit. Tap mo yung arrow na yan sa taas. Dito naman tayo sa taas, sa media and contacts. So, gagawin natin dito, guys, paano ba tayo makakasave ng ating internet or lalo na nga kung ang gamit lang natin is mobile data. So, napakalaking masasave natin kapag inayos natin itong settings na ito, no? Kasi kung mapapansin ninyo sa Facebook, kapag scroll ka, kung saan nag-play yung mga video, no? Ibig sabihin hindi nakaayos yung settings. So, ang laki nang nakakain yan sa ating data. So, ayusin natin yan. Magandang tip ito para malaki yung isi-save yung data. So, dito, itong auto-update, option mo yan, no? Kasi yan, kapag nakabukas yan, lalo kapag naka-Wi-Fi ka, usang nag-update yung ating mga apps. Sample lang nga itong sa Facebook. So, i-turn off mo lang yan kung gusto mo. Tapos, next naman, ito talaga yung dapat, kung naka-mobile data ka lang, ay i-turn off mo siya. Kasi, ito nga yung sinasabi ko kanina na usang nag-play mga videos natin kapag scroll tayo sa ating mga social media apps, no? So, dito, hindi siya usang mag-auto-play kapag ayan, no? May mga option ka pa dyan kung naka-mobile data ka lang or Wi-Fi only. So ako, mas prepare ko, mas magandang itong never auto-play videos. Yan. So mas practical nga, guys, kung i-turn off natin itong auto-play na ito kasi mas malaki yung masasave nating data or internet kung ita-turn off natin siya. Lalo na po sa mga mobile data lang po yung ginagamit. So itap mo lang yung never auto-play videos na yan.
and then all set ka na. So, ayan. So, ganun lang po kasi no, ang pag-aayos ng ating mga settings. So, kung nakatulong itong video na ito at nagustuhan mo ay please subscribe and thank you for watching!